team back. We are back mga sir para sa ating second series ngayong araw. Ito, Neon Esports versus 032 Dota. Pinoy Dota ang ating masasaksihan ngayon. Lima o sampo. Tiglima po sila na player ay puro Pinoy to mga sir. Aha, mas marami yata yung Cebuano ngayon kasi sa Neon Esports Cebuano si Playhard, si Japoy, Davao, si Skem, di ba? So maraming magkakababayan dito sa magbabakbakan. Neon versus 032 Dota. So nasa lower bracket po tayo, round 1. Ang ibig sabihin po niyan, ang matatalo dito ay magpapaalam na sa ating tournament while ang mananalo naman ay kakalabanin yung natalo kanina yata. Titingnan ko ha. Oo. Yung motivated trust, yun yung makakalaban nila sa lower bracket. Ayan o. Yung Among Us nag-proceed na po sa upper bracket finals. Dinurog nila yung MG Trust nung game number 3. And then itong MG Trust ay malalaglag dun sa lower bracket. Round 2. So Neon, kailangan nilang galingan dito. And pati itong 032, basta-basta yung mga katapat nila sa round 2, no? And ito, Neon Esports, makikita natin yung comparison nila rito, 50%. Yung kanilang naipanalo sa group stage yata ito, no? Okay, sa ano to? Sa matchup nila? Kasi nag-1-1 kasi sila ano nakaraan. Pero wala si Skem nung mga panahon na yon, no? Na nag-1-1 po itong Neon pati 032. And rank 4 dito sa C, Gozo Gamers yan. Yan, makikita nyo dyan. And then rank 39 kasi bagong team pa lang po itong 032 Dota. Pero 1-1 nga lang sila doon. Dapat ang nilalagay nyo dyan, itong group stage. Ito, yung statistics na yan, yung group stage. Para maano nila. So, kasi 1-1 lang yan. Wala tayong makakuwang stats dyan. Pero, itong Neon Esports ay pang 5. Munti ka na po sila pumasok dito. Mm-hmm. 10-8 yung kanilang score. Nakarang sila ng Trust Gaming mm-hmm. eh. Well, 0-3-2, munti ka na po. Malaglag. Oo. Kung nanalo yung Fnatic, laglag pa sila eh. Uh-oh. Kaso na 0-2 kasi ng kalaban nila nung last na series eh. Marami. Naka-ano rin to eh, no? Naka-buenas din to na wala si Skem. Oo. Na ano, kaya nakakuha sila lagi ng isa. Mm-hmm. Ng isang panalo, no? And ito na nga po. So, mamaya meron din tayong bakbakan, New Esports and 496 Gaming yes. naman. So, ayan yung kwento ng ating playoffs na po. No? Konti na lang po yung natitira dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teams na lang po ang natitira. At ngayon, may dalawang mag-uuwing luaan. Neon or 032, malalaman natin yan. Pero ito, Venomancer, Anti-Mage, and then Tiny for the side of Neon Esports. Wala silang katakot-takot na nilabas kagad nila dito yung kanilang Anti-Mage pick. Kahit pangalawang pick pa lang dito ng Neon Esports. And then, 032 Dota naman, pumili sila dito ng Kunkka, isa sa mga hero na itong si Nico sa mid lane. Ay, kung Tiny nga naman yung mga katapat niya, goods din naman yan. And then, Earth Spirit, pati itong si Oracle ni Ninja Boogie. Pero Neon Esports, speaking, Bloodseeker. Yeah, Bloodseeker na offlane. For sure, itong Neon mm-hmm. Esports. But again, ito naman yung kilala nating Neon Esports, di ba? Bumipick sila minsan, first pick pa na AM eh. So, ganun sila katapang. And ganun ko sila din nakilala bilang Neon Esports. Pumili sila ng mga ganyan. So, Neon Esports is back, ika nga pagdating nila sa AM. But, ang tanong niyan, magiging successful ba? Since, syempre, may disadvantage yung pag second pick mo ng AM eh. Di ba? Mapaghahandaan ng 0-3-2 to eh. But still, for Neon Esports, ang pinakatanong lang dyan kung mapu-pull off nila yung maagang pag-pick ng AM. Mm-hmm. So, di ba exposed yung carry? Speaking of, Phantom Lancer. Phantom Lancer is a good carry mm-hmm. for the side of 032 Dota. Kaya niyang makipagsabayan dito sa may AM. Plus, madali niyang i-dodge yung Bloodrite, itong Bloodseeker. Yes. And may pantanggal din siya ng poison itong Venomancer. Mm-hmm. So, I think goods yan for the side of Neon Esports. Wala rin pa masyadong... Or 0-3-2? Mm-hmm. Wala pa rin masyadong kukuha. So, mapipilitan ngayon si Tiny, if ever man na mid yan, mapipilitan si Tiny gumuo ng Tree Valley. Or ng Aghanim Scepter para magkaroon siya ng Tree Valley. Kasi wala silang masyadong pang-clear ng ano pa eh. Pang-clear pero, pa ng... Pero feeling ko naman, baka i-quattro na nila yan for... si Playhard. Si Playhard na yung mag-quattro dyan. Pili sila ng Ember. Ember open pa eh.
Ember, pwede sa may gitna, no? Yung mga tipong sumasama, yung apat lang sila, Venomancer, Tiny, and itong Bloodseeker plus one, eh, kaya nila pumala kasi yung anti-mage, alam mo naman, magka-farm at magka-farm lang yan hanggang makuha niya yung kanyang item na gugustuhin. So, shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Make sure na i-share nyo yung live stream natin. Yes, sabayin nyo na ako mag-share ng stream, guys. Alam nyo na, share mo na natin live stream natin. Yuppie! So, sumabay nyo na kayo shoutouts. Paalala lang, guys, ha? 3 to 5 minutes yung delay natin dito sa ating cover or sa broadcast natin. So, sa mga spoiler dyan, isihan nyo lang. Yan, magandang. Ang ganda ng laban kanina, ha? Sobrang lakas ni Jackie. Di ko in-expect na matutuan pa yun. Doon, nanalo yung Among Us doon. Still, Among Us pa rin yun. Pero, titipong group stages naka-isa. Pa lang, eh. Group, at least naka-isa. Group stages pa lang. Nakikita ko sila yung talagang sumabay sa Among Us. Mm-hmm. Itong Trust Gaming. And ito pa, best of 3 po ito ngayon, guys. Yung group stage lang po yung best of 2. Problema, so, syempre, laglag na sa lower bracket yung yung Trust, eh. So, medyo nasa bihingit na sila. Eh, Among Us naman, pinapakita lang nila na hindi lang sila pang group stage. Pero Enigma Pick, coming from 032, paborito ni Bokerino yan. Isa sa mga hero niya yan. Ever since na other and days pa. And Instapick Rubik, coming from Neon Esports. So, this is gonna be a tiny mid. And then, Rubik ni Playhard, parang sinakto naman ng Neon Esports yung kanilang pick dito. No? Sobrang dami niyang pwedeng makuha dito, si Playhard with the Rubik. And syempre, ang pinaka-importante yung makakuha niya dyan, eh yung black hole netong si Enigma. Or kahit hindi niya makuha, kahit man lang ma-lift niya, must have habang wala pang BKB si Book, sobrang laking factor na nun para sa Neon Esports. Syempre, hindi naman niya kailangan lumapit para ma-stop yung black hole, diba? Pag may Aether Lens siya, basta nakadistansya siya, and hindi nag-BKB si Book, eh, pwedeng-pwede niyang ma-stop yun. Oh! Si Rap-Rap pala ang lalaro rito. Wala si Machu. Okay. Oh, ilang araw na pala hindi na malaro. Pero medyo ano yun, ah? Rap-Rap pala to. Okay, ah. Veteran. Hindi ko kasi nasasabay ba yan na yung laban itong 032, eh. Pero medyo ano sila, eh. Veteran shaky pala. Talaga. Shaky talaga yung ano, yung galaw ng 032 pa sa ngayon. Pero so, still, international player to, no? Veteran. Si Rap-Rap. Okay. Game na. Bakbakan na. Game. Bakan na. Yan, share nyo na rin, guys, yung stream natin yan. And don't forget na mag, if ever na gusto nyo magbet, eh, sa phoenixbet.com yan. Guys, meron tayo nan sa PhoenixBet itong mga matches na to. So, huwag kakalimutan gamitin ang ating promo code or ang registration code natin, Lupon WXC. Yan. And syempre, kung may mga katanong kayo, PM lang po kayo sa Kuya Nick page. Yes. And kung gusto niyo bumili ng voucher, meron din po diyan sa sa Kuya Nick page, no? May nagbebenta rin diyan, guys. PM is the key. Yup. Zero pa rin. So let's go. Let's get game started dito. 0-3-2 versus Neon Esports. Mm-hmm. Lower bracket round 1 tayo, guys. So kung sino matatalo dito, sadly, they are out of the tournament. Tama. Eh, ito, pakilala muna natin for the side of Neon. Play hard yung gagamit dito ng Rubik, Scam, Anti-Mage, JG Bloodseeker, Japo is my idol sa kanyang Tiny, Janwell, sa kanyang Venomancer. Ayan, sa side naman ng 032, we have Ninja Boogie, Norakel, Nico on Kung, Kabok on Enigma, Rap-Rap, Stanto on Earth Spirit, and Natsumi para sa kanyang Phantom Lance. Ayan. Your et good. Ano yun? Gure jad na chapoy. Shuroy? Usama ni. Hasta lagi. Oh. Hasta la vista. Hasta lagi. Kayo na po bahala mamaya kung ano po yung sinabi niyan. Kahit po delay po kami, sabihin niyo po sa amin kung ano yung sabihin niyan. Gusto namin matuto rin. Di po namin alam. Sa bagay kasi. Shuroy! Yan, Shuroy! Sila yung magkakaintindihan kasi Bisaya print kasi yung 032 and Bisaya din naman sila Japoy, di ba? So, daming Bisaya din sa Neon Esports. And shoutout nga pala ulit sa ating mga sponsors, no? Predator Gaming, SteelSeries, yes. Red Bull, Enerbon Active. Kung gusto niyo maging active buong araw, mag-Enerbon Active na. Yes. And syempre, para matikman naman ang pinakamasarap na Frosty Oreo, Chocolate Oreo Frosty. Mm-hmm.
Order now on Wendy's. 853-3333. Don't forget. O kaya, hanapin nyo na po. Hanapin nyo na po sa mga GrabFood and FoodPanda. And guys, don't forget the hashtag Wendy's PH. Post nyo na guys. I-post nyo sa Lupon kung kayo ay magmi-merienda, no? Wendy's. Sarap nga. Ang pinakamasarap, Baconator. Baconator plus meron kong Oreo na Frosty. Oo. Rap. Rapsty. So, ito na tayo guys. Game 1. Itong Neon versus 032 on the top lane, JG. Makakarap niya rito. Ito si Natsumi and Ninja Boogie. Play hard yung kasama niya rito. Rubik, Bloodseeker versus itong Oracle. And Phantom Lancer. Sino lalamang dito sa top lane? Phantom Lancer. Oracle kasi sila eh. For the sustain. At saka yung burst damage naman. Kaya rin naman dito ng Phantom Lancer and Oracle. Pero kasi Bloodseeker and Rubik. Kumbaga pag malilift si Oracle, sure na pwede masasilent mamatay, siya. No? Kailangan niyang hindi ma-out of position dyan. Yes. Well, on the mid lane ito. Itong Kunkka plus Tiny. Yep. Sinong medyo... Nakakalamang talaga dito yung Kunkka para sa akin. Oo, oh, dahil may Tidebringer may na siya. No? Siguro pag taas-taas din ang level na ito si Kunkka, mahihirapan na ng todo dyan itong si Tiny. Yes. Siya ngayon, kaya pa niya sumabay dahil meron yan, yung 3 grab. Mataas din ang kanyang damage niya, so madaling mag-last hit. Pero ano kita mo naman kung sino yung naharas, diba? Kahit hindi niya normal din ito si Japo is my idol, basta doon sa kanyang second skill. Tumama dyan, eh masakit pa rin doon sa may Tiny yan. Mapipilitan talaga siyang gamitin yung mga skills niya para lang makakuha siya ng last hits. Oh, tinamaan pa siya rito ng Torrent and Japo is my idol, delikado. Oh my god. Pero meron naman siyang salve dyan, so makakapag... Regen, while on the bottom lane, Bocarino, consistent lang na dinideny yung isang creep wave, o isang creeps. 6 and 5 yung score niya dito. So, para doon sa kanyang second skill, Idolons. Yan din yung medyo nakakailang pag Enigma yung katapatan, melee ka. So, hindi mo mapipigilan na ma-deny ni Enigma yung mga range creep. So, talagang in terms of level, lalamang yung Enigma dito. Oo. Lalo na kung may kasama sa Skem. Kaya pansin mo si Janwell, almost hindi niya nililich yung XP dito ni Skem. Kasi malulu, doon sila malulugi eh. Oo, kailangan gumilig-gilid lang siya dyan. And muntikan na mamatay yung courier dito ni Skemberlu. Japo, itatamaan siya dito ng Torrent of First Blood. Makukuha ni Nico. Nagpapakitang gilas. And itong si Nico guys, recently nakuha po siya ng 10k MMR. Oh, 10k. Siya ay nag-reach na po sa 10k MMR. 10k club na rin si Nico. No? Oh, MMR warrior din yan eh. Malakas talaga mag-MMR yan. Puro Odi, Zeus, Storm. Yan yung mga hero niyan eh. Pero ganun talaga eh. Baga for Tiny, kailangan niya lang tiisin yung yung mga skills dito ni Nico. And ang kailangan lang ni Tiny dito, mamaya mag-rotate siya. Hindi naman siya gano'n na magre-rely talaga sa farm. Oh! There's a foreign viewer here. I am here to watch 032 standing player Rap Myanmar. Hi! Welcome to our stream, Bayo Tutahi. Tama ba? Yan. Welcome to the stream. Oy guys, behave kayo ah. Ano ba mura sa Myanmar? Guys, behave kayo ah. Bumehave lang kayo guys. Yan. Welcome Hello to the stream. Ayan. Myanmar number one. Burmese. Okay, Burmese is the language. Hello. Ano ba yung magandang hapon? Oh, this one. Ako, Hello. Sean Kingston. Yo, ways of you. Oh, pero ito na nagagumulong na ito si Rap. Kinagawa mo. Mukhang mamatay yata siya rito. Hindi, buhay pa rin. Ito si Rap and Japo is my idol. Delikado rin po. So, masyado malaki yung kanyang buhay. And Rap nakaligtas din. So, goods na goods yan. Ang hirap nito for Neon Esports na nakokontrol ng 032 yung rune. So parang si Japo dito, may bote kasi siya eh. So, papindot nga dyan. Rap, mukhang delikado. Tos mo yan! Ay, patay na. Okay. And Yare, no? Pero nakuha naman ni Rap yung double damage. Si Japo eh, ang hassle yan. Kailangan niya umuwi. Wala siyang choice eh. So, for Rap, think ko okay lang din. But still, napatay pa rin. And may experience pa rin as well doon si Japoy. So, good
Goods lang naman yung trade. Mm-hmm. And JG, level 5 na po siya rito. Almost level 6. Yung kanyang ultimate naman ay napaka-importante dyan. Mm-hmm. Oh, 5 minutes. Grabe yung stack doon ni, ano ha, play hard ha. Marami-rami na siya na i-stack to. Maganda rin yung laning dito at the moment ni, ano ah, ni Bloodseeker. Sitting at 25 and 1. Seed. So, kita mo si JG dito nakakapag-farm ng maayos because of the blood right na rin. Mm-hmm. Plus, yung kanyang third skill, eh, hindi namin din niya kailangan na uwi ng uwi, no? At saka, hindi naman kasi first skill yung minax dito ni Phantom Lancer. So, si Phantom Lancer, mas priority niya mag-farm compare sa pagiging aggressive dito sa lane. So, defensive lang yung lane dito kasi ng 0-3-2, eh. Kaya rin nakakapag-farm talaga si JG ng maayos. Last time na naglaro din po itong Neon, pati yung 0-3-2, eh. Bloodseeker, pati tayo niya rin po sila ron. So, hindi bago sa kanila yung ginagawa nila to. No? Pero Nico, kailangan niya na mag-regen sa may base. Dahil binibigyan niya ng advantage itong Bloodseeker. Every time na pulahan siya, eh yung Bloodseeker na lane, sigurado lalamang yon. So, kailangan niya mag-ingat-ingat po dyan. No? Pero last time naman na nagkaharap nga po sila, wala si Skemberlo. Yun yung problema. Yun yung ano, difference. Kaya ito kasi. Ngayon, nandito na si Skem. Mm-hmm. Eh, tingnan natin ano mangyayari sa bakbakan nitong 032 and Neon Esports. Tanda ko yung match na yun. May Ricky sila. Oo, pero ito si JG. Kinulungan po rito ni Rap-Rap. Rap-Rap, sarap-sarap ba yan? May blood right si JG. Eh, meron na rin siyang Veil. So, 6 minutes Veil? Not bad. Not bad, yeah. Pero rekta naman yan. But still, Veil, mas maganda. Kasi, uy, si Skim dito pumunta na sa taas, ha? So, may black hole na rin kasi ito si ano, Bocarino. And Matic yan. Kung pwede diyang gamitin, gagamitin talaga ni Bocarino yan. Pero nice. Sa top lane, oh my God, patay itong si JG. Grabe yung 20 denies dito ni Bok. Kasama na dyan yung ano niya, yung mga idealists din niya. Kita mo talaga na mahihirapan si Skem kumuha ng experience eh. Oo. And Nico naman, level 7 na siya pero hindi natin siya nakikita mag-rotate kasi wala naman siya magagank na maganda-gandang gank. Ano. Yung bottom lane, pwede sila mag-smoke dito papunta sa may bottom. And Venomancer, speaking yung kanilang pwedeng i-go dyan. Nagpakita na yung Veno and then nakita na rin naman yata nila si Skemberlo sa top lane kanina. So pwede talaga silang go-mode yan. Pero Skemberlo still farming. Oh, may ispatan niya rito. Oh, hindi alam yan. Na-break yung smoke. Na-break yung smoke. Mm-hmm. And yung Venomancer, kailangan niya mag-ingat. Alam niya na dapat niya na nandyan yan. Pero kasi position 5 na Venomancer to. So ang goal mo lang para dito sa Venomancer na patagalin pa talaga yung pag-push ng 0-3-2 Dota. Tapos i-mirror nyo yung move. Pumunta yung mga kakampi mo doon sa may top lane para sila naman yung mag-push. Feel at feel ko naman with the Venomancer na may play guard. Enough na yan. Enough talaga para ma-hold yung objective na gusto gawin dito ng 0-3-2. Hello. Doon lang sila sa taas nagpe-play around. Yan. Dahil kailangan din nila pigilan si JG. Alam nila na free farm yung Bloodseeker. And JG, siya na naman yung magiging ally yata rito. Tingnan natin. Pero Rapture, kanyang gagamitin dito kay Nico. JG, Delegado, Avalanche Toss. Oh, Nico, pero ang ganda ng second skill na to si Ninja Bugin. Walang damage. Yung Avalanche Toss doon ng Tiny. And ngayon, si JG, mamamatay. Mm-hmm. While Nico still alive. And Japoy, wala siyang nakuha ron. Nakuha din nila doon. I mean, yung Venomancer, nakuha din doon. So, but still, yung Oracle naman dyan, nice rotation okay, from Japoy. Okay, si Japoy bumalik bigla and pinatay niya ito si Oracle. Pero sa may bottom lane, hindi ginamit din yung, ano, ah, yung black hole. So, napatay po nila itong si Venomancer na walang walang black hole. Yup. So, 3-5 score natin. 1K lamang itong 0-3-2 Dota. Kung ka parang siya yata ay pa-pipe dito. Let's see. Pwede siyang mag-defiance, no? Dahil, or hindi. Wala lang kasing bubuo ng ibang sustain item. Siya lang pwedeng bumuo, eh. And ito, tinan natin si Skemberlo ay masa silence. Black hole gagamitin. Pero naiangat kagad ni Playhard dyan. Matic yan. Alam kong gusto niyo akong patayin. Sabi ni Skem, kaya protektahan mo lang ako. Oh, pero Skemberlo, kailangan niya mag-blink out. 6 seconds ka lang patay. Itong si Skem. And hindi magandang trade yun. Nakaligtas sa sana. Tinamahan pa dito ng turret si Japoy. Japoy is my idol. Will fall on the bottom lane. Double kill para dito kay Bocarino. Napaganda pa for the side of 0-3-2. Parang iba yung laro ng 0-3-2, no?
Parang nung group stages, wala ako nakikita masyadong rotations para sa 032. And siguro, for some time na adjust talaga nila, alam nila yun yung kulang sa kanila. Mm-hmm. So, ganun yung nangyayari dito ah. De, na, bago lang din kasi talaga sila nun. And ngayon, medyo matagal-tagal lang rin naman sila magkasama. Kailangan lang nila maging komportable sa isa. But again, hindi magandang trade yun for the side of Neon Esports. Hanggat maaari, kailangan hindi mamatay si Skem. Pero Skem with a kill here. So, yun, ito yung compensation niya sa pagkamatay niya kanina. Oo. Pero kasi ang yaman dito ni Bokerino din, no? Mm-hmm. Bokerino, kahit na ganun yung black hole niya, goods naman eh. Mas long na mayaman siya rito. And meron po siyang Midas going for Blink Dagger. Once na magkaroon siya rito ng BKB. Plus the black hole, may mahirapan na wala na pang cancel itong Neon Esports. Sobrang hirap niyang pigilan. May pang-agaw pero I don't think kung enough ba yan. Dahil may Phantom Lancer, may Kunkka, may Earth Spirit na pwedeng tumalon doon sa may Rubik. Yep. So, hindi gano'n na... Well, mananakaw naman ni Rubik yan. Alam na natin si Playhard. Pero yung tipong ibibitaw niya agad, I don't think na goods yun. Kasi ang daming pang-cancel nga dito ng 032, di ba? Isang torrent mo lang, wala ka naman BKB na Rubik ka. Yari ka kaagad. Sayang. Sino nanalo Among Us MG Trust? Among Us po, guys. 2-1. Yun yung nanalo. Nawala na yung ano natin dyan. No reason. Para meron sana sila makita. Hindi natin... Galing map kung kani Nico, baby. Iba pong Nico yan. Iba? Nico po yan. Nico na... Nico not Cebu. Baby. Mm-mm. Nico not baby, guys. Nico tanda, ganon. Yari tayo kayo, no? Nico Iwano, ha? Nico Iwano. Dalawa po kasi. Mayroon po Nico ako kilala. Nico baby na may O. Yun. Isa dyan. Nico baby na may O. Ano yun? Naku, mahina nga pala si Gacy sa mga ganun. Basta Nico baby na may O. Nico Nazario na ako eh. Nico baby na may O. Ginigigit na mo yung ano. Before B-A-B-O-Y. Ah! Yung? Okay. Nuggets din? Ang bagal yung loading. 6-7, okay guys. Pero ginagawang pera yung mga alaga rito nito. Pero as you can see dito, tabo na tabo talaga sa net worth yung tatlong core dito ng Neon Esports. Kita mo naman dito yung net worth ni Bok, diba? So hindi talaga siya na-pressure sa lane since Venomancer kasi yung kasama eh ni AM. So wala naman siyang kakahayahan na harasin at all. Uy! Lahol yung illusion! Inom na kita yun ah! Nothing can stop this man! Lako sa illusion! Yun lang. Bokerino! Minus Toda! Hindi niya na-anticipate yun. Hindi ko lang sure kung hindi niya nakakita na mayroong illusion rune doon sa may bote, ah. Hindi, kasi nakita niya kanina, nag-spam kasi si Japoy sa bottom lane. So, hindi niya na-expect na mayroon palang illusion si Japoy. Pero dapat nakita niya may illusion rune doon sa may bote. Para hindi na na-check. Hindi na siguro na-check. Yan si Rap buhay pa rito ni Rapture po siya, pero... May-sustain naman. May-sustain, kaya from Oracle. Nico baby na may oo ano. Ayun ko lang nuggets. Ang nuggets. Skem here, malapit na sa kanyang Battle Fury. So it's good to see na hindi masyadong nag-item si Skem ng mga unusual na item. Oh, eh, kailangan niya dito talaga mag-Fury at dahil Phantom Lancer yung kalaban niya. Pag nag-madness, ewan ko siya diyan eh, GG talaga 'yan. Mike issue lang daw, okay, may issue daw si Mike. May issue? Di ba delikado yan? Again, less than 1k gold in 4-0-3-2. But it's too early to say for the 0-3-2 kung sila ba talaga yung makakuha ng momentum dahil yung AM malapit na rin sa kanyang Fury. Sabi dito ah, Nico B daw, para Nico na Bisaya daw. Nico B, okay. Oh, pwede, sige. Nico B. Pwede. Yan na yung tawag natin kay Nico. Ha? Para hindi kayo malito guys, Nico B in the house, yo. Nag-execration po ito si Nico B. Nung X siya, yan din yung mga hero niya eh. Kunkka, Storm. Pero ito na si Japoy doing the job. Pero masyadong makunat si Rap dito. Hindi niya kayang i-one hit combo. And for Japoy na malapit na rin sa kanyang dagger. Ito yung kumbaga power spike ng Tiny. Alam naman natin, makukuha niya yan talaga fully pagka may dagger na siya.
Pero, uy, another smoke for 0-3-2. Ayan na nga. They have... Saan sila wala patungo? Dito, wala, to si, wala dito si Enigma. So, kaklash sila without Enigma, I think. Or magde-defend lang si Bok dito. It's okay. Okay lang naman. Kasi manipis lang naman si AM gantong early stage eh. So, kung makikita nila si AM. Pero masyadong malayo eh. Wala, stuck na lang. Nagawa nila yung stock dito ng Neon Esports. Sobrang... Kukunin niya sana to after niya makapagano eh. Fury eh. Sobrang sayang yung oras nila kung magtatagal sila na iikot at wala naman silang kahit anong objective doon. So nakita nila yung opportunity na pwedeng agawin yung neutral para makabawi si AM. So kinuha na lang nila yung opportunity na yun. Yun, 6-7 yung score natin. Ako, dikit na dikit yung laban at the moment. Rubik, meron na rin siya ditong Aether Lens. Oo, and Natsumi, tingnan natin. Mukhang delikado siya dito. Pinagpapalanuhan po siya rito ng Neon Esports pero hindi aangat etong Tiny. May dagger na rin ito si Japo is my idol. So, ito na. Ito na yung dapat makita natin for Neon Esports na dapat maging active na especially si Japoy dito sa mapa. Si Oracle lang yung mayayari niya dito. Wala siyang ibang mayayari dito sa ngayon eh. Si Earth Spirit, makunat na siya in terms of position 4. And si Kungka as well, makunat naman yan, alam natin. And si Enigma na mayaman. And si PL na may doppelganger. Wala siyang ibang kumakopo dito kundi si Oracle lang. Siguro kung may follow-up, boss. Siguro kung may follow-up, pwede nila mapatay yung ibang hero. Bokarino, going for BKB. Ooh, dagger na. Iwas lang talaga sila sa teamfight as much as possible sa side ng 0-3-2. Alam nila yung lakas nila once na makuha ni Bakugan yung BKB. Wala na pipigil sa kanya. Not unless maunahan sila dito ng Neon Esports. Wala, magiging pacing nito since Fury na si AM. Kukuha pa naman niya ng isa pang item eh. Hindi naman enough yung Fury niya dito para lumaban. And alam niya na kapag nagkamali siya ng Blinkin dito, may X-Mark, may Black Hole, merong dive itong si Earth Spirit. So, hindi talaga siya mag-commit pa talaga sa teamfight. Yan yung pacing. Again, sobrang bagal dito. 16 minutes. Natsumi, meron na nata siyang defusal. Kunin ko lang. Iya. Yung ating keyboard. Makita yung item dito ni Natsumi. Yan, Defiance and then Refusal. While, thank you. While kay Bok naman dito, going for the blink. Going for the BKB. And ito naman si Kungka is going for the Shadow Blade and Oracle. Don't support items for Venomancer going for the sustain items. Thank mechanism. May mechanism na siya. And Tiny going for the Echo Saver. Good item choice. And for Bloodseeker na may Defiance din. And going for the Yule's Veil. Mayaman din na itong si JG. Halos kasi yaman lang niya si Tiny. And JG... Meron siya ritong Defiance. Mukhang Yule Scepter muna kanyang bubuuin doon, no? Para iwas X-Mark na din mamaya. And maganda rin niya pang isolate din kasi kay Oracle. Pwede niya i-Yules yan and then set up ng Blood Rite nandun. So pwede nilang ma-set upan. So, maganda talaga yung Yules. Every time na makita ko ng Bloodseeker na offlane, Yules talaga yung pinaka important item for Bloodseeker. Wow, importante talaga yan para sa setup ng yung Blood Rite. Pero Tiny... Echo Saber, so mukhang ano nga ito, ano? Hindi ito yung dagger, dagon na 4-stop, di ba? Kailangan niya talagang, ano? Mukhang mag-aganims nga rin talaga si Japoy. After na Echo Saber niya, for sure mag-aganim scepter yan. Kaya rin gusto niya lang yung Echo Saber, syempre, yung double attack pa. Dahil kasi nangatake ni Tiny, di ba? So kailangan niya double attack and yung regeneration. Oo, pero ang yaman dito ni Natsumi din, ha? Going for Manta style yung kanyang next item dito guys. After ng kanyang casual defiance lang para makasurvive dun sa initial burst damage nung Tiny kumakombo man siya na tunay. Pero Japo is my idol. Tinalo lang niya rito itong si Ninja Boogie. Oh, yan talaga yung pinaka-deadly for Oracle. Itong si Japo sa ngayon.
So, doon siya dapat mag-ingat. And sabi ko nga kanina, di ba, si Oracle lang yung kaya niyang mag-ganun dito sa game natin. Oops. Kasi wala, alam niyo, magpa-farm lang din si Nico dyan, for sure. Magpa-farm lang din lahat to. Dahil yung power spike naman na magkabilang team. Mamaya pa natin makikita parehas eh. Yan, malapit na sa kanyang BGB ito si Bok. Isang... Actually, recipe na lang yung kulang niya dito. Recipe na lang yung kulang niya dito. So, for rap, going for bad. Lads, patulong lang talaga kay Natsumi. Pero, whoop. Ubus ito, lagi mana dito ni Japo is my idol. Problema niya yan. Sobrang hirap yan for Tiny. Lalo na pag may PL. Wala ka pa namang Trivalley or wala ka pa namang aganim sa sobrang aga. And pagkatas ng Avalanche toss mo, eh, wala ka nang ibibitaw kay Phantom Lancer. Yun ang problema. Pero sobrang passive ng laro natin. 20 minutes, 7-7 score. Yung mga tamaya sa 15 kills dyan, nag-aabang-abang na po. Yeah. Yes, guys, nag-NCGC. Before mag-execration si Nico, NCGC talaga yung team niya. Bisaya team din yun na malakas din. Sa masali sa mga tournaments dati. Matagal na may NCGC. Yung maintenance daw, guys, hindi naman daw totally mawawala na connection. Baka bumagal lang. Siguro hindi naman siguro nga mawawalan. Sana, naku. Dami pa naman din magugundong laro. Sobrang dami. Hindi naman siguro tayo mawawalan ng connection. Baka bumagal lang. Kung sakali, iintindihan na lang. Kanya-kanyang unawa na lang, guys. Yan. Again, still 20 minutes into the game. 7-7 pa rin yung score natin. Box trying to get his BKB para makalaban na sila agad. Pero ito na, smoke. Mukhang si Bok yung binibigyan nila ng space, no? Para makapag-farm. Oo. Importanteng hero kasi yan, eh. Pagka BKB, kahit Link and BKB niyan. Or... Okta rin, goods na yan, eh. Diba? Oh, pero gusto nilang habulin ito si JG and ito na nga yung barko pero meron yung scepter. Makakaligtas ito si JG, yun nga lang. Tandyan yung Earth Spirit at siya'y mamamatay. JG will fall pero gusto yata nila lumaban. Hoy, John Will nagtipis sa harapan ng Earth Spirit. Iniyari po siya ron. Oh, si Bok! And then si Bok getting a kill dito kay Scamber Lou with the black hole. Three heroes down bigla sa Neon Esports. And grabe itong 0-3 to Dota. Parang Android Dota po ito, guys. Bokerino, Natsumi. Yan po yung dalawa. And then nag-stand din si Ninja Bogey. Class yung kanilang bagong kuha. Nawala si Machu. Ito si Rap-Rap. Rap-Rap. Ang kanilang pinalit. Grabe ah, nakakatawa ang isipin na yung 0-3-2 kahit na medyo nag-fall off sila sa group stages. Dahil dulo-dulo sila eh. Kumbaga... Nasa bingit sila ng pagkakalaglag sa ngayon. Eh, no? Bumapalag pa ngayon dito sa Neon Esports. And first 10 kills, nakakuha pa na 0-3-2 Dota. Woo! First 10 kills. So guys, kung gusto nyo mag-bet ng 15 and 20 kills, meron pa tayo niya na neonphoenixbet.com. And kung wala pa kayong account, make sure to register on our promo code LuponWXE. Eto na, BKB na si Bok. Napadali pa yung BKB niya dahil sa pagkakamatay dito ni AM. Wala ko nakikitang rotations dito sa Neon Esports. Nahihirapan sila mag-rotate. Since wala pa naman silang damage dealer masyado. Pero alam nila naman ang black hole kaya sila yung maghahanap dito. And let's see. Ayan na, ginaw na kagad dito si Bokerino patay. Si Bokerino. Buti na, nice kill. Pero gusto na lang gumaw. And si Japoy is my idol. Yung kanilang matatagpuan. Yari yata yung tiny rito mga sa RX. Mark the spot. Torrent will not connect. Nasa mali. And then si Japoy mamamatay. Natsumi dominating. Ang bilis na kanilang responde. Grabe. Yung dalawang hero dito. Yung dalawang. Well, si Nico hindi siya ganun nakakapag-farm since anong makanuha na dito. Hindi naman siya kumuha ng masyadong defiance pa siya eh. Going for the BKB. Kaya si Skem, since Manta and Fury naman na siya, almost same lang sila magkayaman ni Phantom Lancer and ni Enigma as well. So, mahirap pa rin masabi. AM pa rin yun eh. Kumaga, pagka nakakuha siya ng Basher or Abyssal, yun yung pinaka dapat i-worry ng 0-3-2. Pero right now, 0-3-2 yun. Nasa kanila yung momentum eh. Nasa kanila yung momentum na dapat hindi na nila pabawiin yung Neon Esports.
One for one trade lang yung kanina. So, goods lang din yun. Among Us po nanalo kanina, guys. Yan yung last sa kabila. Oh. Last match result. Meron tayo dyan. Among Us 2-1 yung nanalo. Ayun, last match result. Ayun, oh. Nasa baba, malapit sa camera namin, guys. So, tingnan nyo. Tingnan nyo na lang, okay? Mm-hmm. And ito, yung Scamberloo, medyo nakahabol-habol kahit pa paano. Space, kahit na nakukuha yung kanilang kills ng mga 0-3-2, eh yung hindi naman nila nabatay si Scamberloo, pero si Playhard yung matatagpuan dito. 12-8 yung score natin. The problem is, Posalo, eh malapit na rin sa... Kumbaga tuloy-tuloy lang yung item progression ng Enigma. Hindi naman siya nai-stop eh, kahit mamatay siya ng isang beses. So, kita mo, going for the Lincolns na rin itong ating Enigma. Yaman niya, grabe. Sobrang yaman dito niya, no? Ni Bok. Hindi ko alam paano nila pipigilan to once na maging successful yung... Hindi nila dapat payagan. Yung side ng Neon, di dapat nila payagan na makapagbitaw to ng Black Hole. Kung hindi, tapos ang Dota para sa kanila. Rapture? Parang pigilan yan. Lincoln BKB? Alin? Si Bok. Oh, mag-Lincoln yan. Ang hirap talaga. Parang hindi makakuha lang din ng spell steal pa gano'n. Ang hirap pigilan. Parang sobrang hirap BKB pigilan. Siya. Siguro pwedeng unahan ni AM mamaya since sabi-sabi. Kailangan nilang map up muna yung Lincoln before makapag-BKB itong si Bocarina sa Black Hole. Pero iniisip ko, anong mapapop? Siguro Fade Ball? Lift? Mere? Pwede? Kailangan ma-lift muna ni Playheart and then talo na ni AM with Abyssal. So yun yung pwedeng scenario na pwedeng sila yung manalo sa teamfight. Or talagang sobrang gulo ng clash at hindi na makibitaw yung Black Hole nitong si Scam. Ni Bocarino. Hindi naman kasi mag-Black Hole si... Well, pwede. Pwede mag-Black Hole si Bok. Pag core, pwedeng isa lang. Mm-hmm. Pero kung teamfight na nandun lahat, parang hirap po maesto para sa Enigma. Medyo delikado rin, no? Na wala sila pang counter sa Enigma talaga. Doon sa BKB Black Hole. Hirap-hirap eh. Parang wala ka ng choice eh. Magagagawa ka na lang ng paraan or yung plan B, no, para kontrahin si Enigma. Dapat yun na lang yung naka-alalay sa inyo. Kasi in terms of hero, wala naman eh. So, kailangan talaga nila ditong mag-ingat. So, tingnan natin. Top lane. I-push na rito. Going for. Ito pala yung nakuha niya. Kaya pala ang sakit din. Isa sa mga paboritong hero. Ay, paboritong neutral item. Ng Phantom Lancer. Kasi lahat ng illusions niya magpaprock naman critical. Yung crit. So let's see ano mangyayari, guys. Bakbakan portion ba or parman talaga? Pero mukhang magkakahanap na sila rito. Uy, nakaligtas pa si Janwell. Iiwas muna ulit itong Neon Esports. Talaga pinapataba lang nila si Scamberloo na ngayon ay top of the network na natin. Oo, going for Abyssal to si Scam. Ito yung magsasalba na item sa kanila eh. Yung Abyssal. Para meron silang panguna. O pwedeng matalo na ni Tiny agad. And then Abyssal, di ba? So yung mga scenario na pwede natin makita for Neon Esports para or yung winning condition nila sa teamfight. Pero going for big item ito si Phantom Lancer. Abyssal Blade ka agad. Kailangan niya rin yan. Kasi kung may peace fight siya dito kay AM, maubusan siya rin ng mana. So, kaso, ang tanong dito, hanggang kailan iiwas itong Neon Esports? Hindi naman pwedeng palagi nalang iiwas sa gera, no? Kailangan nilang lumaban dito. Kailan yung right timing para lumaban? Pag may Abyssal Blade na ba itong Anti-Mage or isang item pa? Feeling ko, pag may Abyssal, pwede na silang kumuha ng pick-off. Pero yung huge team fight na hinahanap natin, nasa pabor kasi 0-3-2 eh. Itong Abyssal Blade din na to, yung pwede nalang mag-isolusyon sa BKB Black Hole na itong Enigma. Pag di siya nasama, Abyssal mo. Pero merong sagot na Lincoln Spear ang Enigma. So, Lincoln, BKB na yan. Napakadami mong poproblemahin. Kailangan mong ma-cancel yung map-up yung Lincoln and then ma-cancel yung BKB Black Hole. Paano mo gagawin yan? So, again, in terms of team fight, la namang talaga dito yung 0-3-2 para sa akin. Kasi sobrang dami nilang IOE, may false promise pa sila. And then yung Venom and Bloodseeker naman, pag na-target yan ng Phantom Lancer. Grabe ah, yung mga Yumolo rito sa 0-3-2 ah. Di ba? Mukhang papalag-palag eh. Saka 15 kills, mga ganun lang. Kahit 10 kills lang, yung 2 main kills yan.
Yolo yan. Oh, 812 is our score. Pero, less than 1K gold lead pa rin. Meron tayo nakasabay dito. Naman kasi talaga ito si Skemberlu. Mayaman naman talaga. Mayan mukhang going for butterfly. Ito si Skem. Wild Phantom Lancer. Eh, ano kaya susunod niya after dito ng Abyssal Blade? Oo, ano? Magandang item. Siguro blood to and pwede. Oh, nakismoke sila rito. Tingnan natin. Kaso yung courier, kitang-kita yan. Oo, ano? Okay. Pero ito na, Skem. Spotted dyan ha. Spotted dito yung Phantom Lancer. Pero nauna na si Nico. Oop. Courier lang natagpuan. Pero maghahabol pa rin na siya dyan. Yung Janwell. Maispatan post dito. Ito si Janwell. Nakapag-Glimmer Cape. X-mark the spot. Barko. Ginamit na rin sa may Venomancer. Mamamatay ito si Janwell. Maghahabol pa ba sila? Mukhang hindi na. Wala na naman mahahabol. Dapat mag-iwahulay na dito yung Neon Esports. Ay. Wala tayo ng ano. Ayan na yung sinasabi natin. Tuloy pa pa-recording nito. Wow! Yung Dota 2 dun, wala oh. In-game. Ayan na. Black hole! Black hole! And Skemberlu mamamatay. Baka naman yung ano, baka naman yung Dota 2 lang. Hindi yung internet natin dito. Oh. Nako, this is really bad for Neon Esports stream. And biglang tatlo na lang po yung namatay sa kanila ngayon dito. They can actually take the Roshan right now. Wala eh, basang-basa din kasi ng ano eh. Basang-basa rin ng 0-3-2 kung anong mangyayari doon. Kinak nila sa may bottom lane, nakakuha sila ng isa. Matic, pupunta sa top lane. Yung anti-mage, at ako, bilis na galawan. Coming from 0-3-2 Dota. Grabe, stepping up on their game, on their playstyle. Itong 0-3-2, hindi, sobrang laki ng improvement nila from group stages. Oh, makakancel pa yung TP. And delegado dito si Ninja Boogie. Pero bigla dumating ito si Block kay Rino. Ayun, mukhang gusto pa nilang i-turn around dito. Tingnan natin, gumulong si Rap-Rap. Wala po siya tinamaan dyan si JG. Oop, Janwell! Kanyang ultimate kanyang ginamit. Pero si Japoy is my idol. Yung kanyang BKB. Enough ba ito para makasurvive ba siya? Si Rap-Rap yung kanyang nabigyan. Pero Japoy mawala din kanyang BKB. And eto na yung kanyang problema. Mauubos na yung kanyang mana. Wala na rin siyang buhay rito mga sir. Wala rin po protekta sa kanya. Oh yun, may 4 stop. Pero hindi siya pinapakawalan dito ni Tatsumi. And that pana. Or yung spear. Yun yung makaka-last hit. And unstoppable para dito kay Natsumi. Roshan is up and ready to claim. Pwede kay Natsumi again. Natsumi yan. Oo. Wala kasi mahirapan talaga si Tiny dito. Yung Tiny na hero dito itself. Mahirapan sa Phantom Lancer. Kasi pag naubos yung BKB niya, well, kahit nga may BKB, diba, kumakabit naman yung basher. So, ang hirap for Tiny na talaga na makawala doon. Pero they know. They know na mag-Roroshan. They wanted to contest this even without the Tiny. Di ko alam kung good ano to, good idea to. Black hole is available, guys. Oo, black hole is available. And JG, delegado. Pero yung Skemberlu, hindi nakapakita. Nasa may liguran, gusto niyang unahin. Itong si Oracle, and mukhang delegado yung Oracle doon. Pero, whoop, ito si JG. Yung inabisal dito na ito si Natsumi sa may, may bakbakan din sa may liguran, ha? Skem. Si Oracle talaga yung nahanap niya. Si Oracle yung hinahanap. Pero okay, wala na kamatayan. And pwede ulit bumalik sa Roshan. Malapit na ito eh. Tingin ko, hindi nakaabot yung Neon Esports dito. If ever na gusto nila mag-contest dito. They just can't contest this one. Tama. And ito na nga, Aegis of the Immortal. Mabupunta kay Natsumi. Skemberlu. Hindi na siya makapag-butterfly. BKB na raw para laban. BKB na lang. Kailangan nila lumaban eh. One black hole away lang din siya eh. If ever ka, baliwala yung marami mong, baliwala yung ano mo yung butterfly mo, or if ever na mag-MKB ka, baliwala yun kung ma-black hole ka, di ba? So, dapat ganyan lang. Defensive item na lang. Going for refresher. Oh no, sobrang nakakailang to. Sobrang nakakailang to for the side of Neon Esports. Oo, hindi nila alam paano sila pupuesto. Yan kasi mahirap eh, lumaban with Enigma na alam mo merong big black hole. So, Enigma sila talaga dito, tingin ko. Sobrang ganda nung Enigma last pick. Ang galing-galing. Lumamang sila sa Enigma. Hmm.
hindi na, na-overlook siguro ng Neon Esports na pwedeng-pwede pang mag-Enigma. Since hindi naman kasi, syempre hindi naman kasi nila masyadong nagamit yung ano, yung Enigma sa group stages. Nagamit nila one time, pero si Boom yata yung gumamit nun. Let's see. So, ito, Japoy, going for Aghanim's nga yan. I mean, si Matthew pala yung gumamit nung ano. Sanay ako kasi nakasama kasi nilabok si Boomy. Oops. Yan, si Matthew yung gumamit last time. So, ngayon, si Bok. Now on the... Lagi siyang hindi kasama sa ano, no? May mahuli na naman yata sila. Ito, si Janwell na naman po. Hindi talaga kasi makalaban yung ano eh. Hindi makalaban. Veno and Bloodseeker and Tiny. Pag tinalunan niya ng bottom lancer, wala ka nang gagawin. Oh, pero naiiwang nag-iisa rito si Bokarina. Pwede na lang first down yan. Ito na yung timing na inaantay ng Neon Esports. Yung may mapitas silang ganun. Mm-hmm. Makaisa lang. Makapitas lang ng isa. Goods na kami. Uy, hindi. Pinalitan niya ulit ba? Mag-butterfly ba siya? Pinalitan niya yung... Butterfly siya. Butterfly siya talagang gusto niyang mag-show ng lane. Feeling ko gusto niya mag-show ng lane mamaya and mag-split push. Is hindi nga naman kasi sila ganun na certainly naman nanalo sa team fight because of the black hole na may refresher pa. Pero yun lang yung opening talaga ng Neon Esports. Alam nila na laging hindi kasama sa smokes itong itong Enigma. Lakas pala ng 0-3-2. Playoffs mode na guys. Kumbaga... lahat may chance talaga. Last time nag-aarap sila dito, 2-1. Oh, pero nakakuha ng kill. Ito si Japoy is my idol. Nice kill. Coming from Japoy na meron na nga pong Aghanim Scepter. And then going for critical. Ito yung old build sa Tiny, no? Yan. And for Phantom Lancer na rin kasi. Okay, so Phantom Lancer, good siya. Item yan. And kung Black Hole din, biglang ganyanin mo, di ba? Sakit yan. But for Natsumi, going for Skadi. Alam niya na syempre may three volley yung si Japoy and with the critical. So, kailangan ng HP dito ni Natsumi. AM Tiny pa rin to ah. Tiny na nasa likod. Di na siya pwedeng umarap si Tiny. Kailangan nasa likod na siya. Lilikod na lang siya. Magdi-deal na rin naman siya ng damage. So, hindi na problema na lumikod-likod lang siya. General na naman po yung magiging problema. Nga rito hindi siya pa nag-ultimate pero so mamatay po siya. Kailangan nila magamit yung ultimate sa... Pero butterfly na si Anti-Mage. Ayun lang, feeling ko yun ang gagawin nila eh. Pero uy, mukhang delegado ata sa scam dito. They know, sayo na 0-3-2. Uy, pabalik ka pa. Whoop. Dalawang core to ah. Uy, Ninja Boogie! Buti ka na! Ay! Uy, papatay niya ta! Buti ka na siya. Mag-pulse bro. Na-force na mag-pulse promise para lang doon sa anong yun. Oo, kala ko mamatay pa si Ninja Boogie. Yun yung potential damage ng ano ah, Neon Esports. Sa dalawa pa lang yun. Mm-hmm. For Janel, ano for JJ? Ano mong pupuyo ni JJ dito? Going for Shiba. Shiba's guard? For PL din talaga. Parang mas maganda, Bissell din siya eh, para... Feeling ko okay lang? Ano talaga nila yung problema nila yung... Enigma eh. Pero goods din naman dito. Yan. For PL. Goods naman din yan for PL. Itong Shiba's guard. Uy, bakit? Meron? Wala lang. Gusto na lang hulihin si AM eh. Yan. Kasi gagawin lang naman dito ni AM. Maglalaman. Oh yeah! Oh yeah! Yan na. Yun. Ayan, si Nico. Nico baby na may ano. Oh. Basta daw ang mga Nico. Pogi. Oh, sige. Pogi! Negative yan ha, negative yan. Negative yan. Bahala ka sa buhay mo. Pogi yun ha. Okay. So, ito Ninja Gear, Havoc Hammer. Maganda ata itong Ninja Gear kay AM. Havoc Hammer yata kay Tiny. Oo, para din sa PL. Para pagka pinupog siya ng illusions ni PL. May knockback. Oo. And Bloodseeker, nasa kanya yung Titan Sliver, no? And yun lang naman gagawin ni AM. It's either top siya maglalaro or bottom siya maglalaro. Hindi naman maglalaro yung AM sa mid eh. Pwede, cut ng creeps. Pero not necessarily tatambay si AM sa mid. Top bottom lang talaga siya maglalaro. Thank you for the 100 boss topping Sula. Thank you so much. Thank you. Oh, the leveler. Naku po.
4 ko. Ay, pa-PL. PL, pwede yan, oo. Oo, bilis bumasag. Six-six na lang yan, basag-basag. Sabaga basag sila. Basag-basag lang yan. Yan problema pa rin kasi, paano mo kakancelin yung black hole eh? Titan sleeve. Yung pa rin ang problema mo, paano mo kakancelin ang black hole? With Lincoln Spear BKB ni Boca Rino. Kailangan nila talagang unahan. Yung tipong may lift tapos may avalanche cost. Sila yung mauna para ma-awkward na nabigayan doon sa ano, sa black hole. Kasi kaya lang naman sila naiilang. It's because the enigma of the enigma. Kung wala namang enigma, hindi naman sila maiilang sa teamfight. Kaya naman nila eh. Yun nga ang problema. Eh, tingnan natin. Boca Rino sanay sa mga ganyan. Natsumi naman. Hindi rin basta-basta yung kanyang PL dito, guys. Favorite niya yan since Android days. Android days. Sobrang lakas niya na talaga mag-fan. Skadi na rin siya rito. Oh. Going for MKB. No, nakita niya yung butterfly ni Scamberloo. Gusto niya nang sagutin kagad yung kanyang problema dyan sa miss chance. Last item na yun na pwedeng buuin ni PL. And then full pack na talaga si PL dito. Well, Nico. Pwedeng lumabas. Eh, basic lang yung kanyang item man dito. Salt Kiras. Extra armor para sa mga teammates niya. Takot din kasi talaga mag-farm si Boca Rino, kaya hindi niya sinasabayan na ng yumaman ako naman sobra-sobra, hindi. Yaman si Bok. Mayaman sobra si Bok eh. Okay na yan, oo. Nakakatuwa nga yung playstyle nila dito na hindi sila greedy lahat. Since AM, I mean, pag nag-pick ako kasi ng Enigma na core, magpasasabayan sa farm ng ng position 1 mo. So si Nico nag-giveaway siya para makapag-farm itong offlane nila. And goods naman, yun ang nangyari. Parang siya yung naging utility dito. And let's see kung ano mangyayari kung hanggang kailan mag iiwas itong Neon Esports. Ayan. Hanggang kailan kayo iiwas sa team fight? And mukhang hindi nila hindi ma-anticipate yata ng AM. Naku po, na black hole na nga po rito in Boca Rino with a good catch. Pero another black hole. Double black hole by Boca Rino. And may buyback naman. Itong si Anti-Mage. Gustong-gustong sagipin niya eh. Gustong-gustong sagipin ka. So problema. Mamamatay din siya eh, no? And at si Rap-Rap, ni Rapture na po rito. Napilitan po sila ng Gumera. Oh my God, munti ka na si Rap-Rap doon. Buti na may false promise. And nag-buyback doon yung Anti-Mage. Walang buyback naman din si Janwell. Gusto nilang umanap ng kill. Alam nila na walang black hole. Kailangan natin Gumera. Kailangan na natin lumaban. Kailangan na natin pumalag. At eto, yung sa likuran, si Scamberloo, duguan. Naku po, kunti na lang kanyang buhay. Wala na siya mana rito. Bakit naman ganun? Pero maghahabol pa rin po sila. Ayan na po yung aganims. Ito si Japo is my idol. Pero napabuyback na dito Earth Spirit. Nico, buhay pa rin. Ayun, namatay. Pero napabuyback siya nun. And then yung X-Mark, sabay buyback. Grabe naman yun. No, o sa tos yun, sa tos yata yun, no? Oo, and wala yung buyback dito si Scamberloo. Napabuyback na rin si JG. Pero wala kayong hard carry. Ano ang gagawin nyo? Japo is my idol. Will also fall on the bottom lane. Four heroes down the side ng Neon Esports. Tatlo na lang yung de-depensa sa kanila. Nag-buyback na po yung dalawa. Oh, sobrang ganda God. Ng ginawa ni Bok doon. Sobrang... siya nakahuli doon sa AM eh. No? May boots of travel din kasi siya eh. Kung di niya nahuli si AM, tatagal talaga tong larong to. Pero napabilis pa nga with that double. Grabe naman, double. Ano yun? Double black hole. Kung na, gustong-gustong sagipin ni Tiny. Kaso wala siyang pansagip. Sa tos yata, yun yung pagka-buyback niya or X-Mark. Di ko sure kung ano yun, saan eh. Hindi, pero tos yata. Tos. Pagkatos ng Tiny, nag-buyback si Nico. Doon bumagsak sa pinag-tosan kanina. Anyway, eto na yun. The rocks is there. Oo, and ayan na, hindi na sila po kukompletuhin dito. Wala si Scamberloo. Nag-diving din kasi siya doon sa may gitna eh, no? And Phantom Lancer, pinupog siya eh. Walang naging mana yung Scamberloo doon. Si Rap-Rap, okay, madadive back si Rap-Rap. Pero wala na sila pakialam. Grabe naman dito. And 0-3 to Dota, guys. He's doing it, boys. Oo, yung muntikan na ma-eliminate, malaglag sa group stage pa lang. And the black hole coming from Carino. Pinakita, nagpakita ang gilas dito si Bok. Sabi niya, ako! Ay, galit na galit! Bang! Ay! Galit na galit! Sabi niya sa Android, ako nga pala yung sinain niyo! Bok, Carino, galit na galit! Grabe yung 0-3 to! Sobrang ganda na ito, tingnan natin yan. Yung last clash natin ito eh. Buyback na kasi siya na dyan eh. Napabuyback niya si Scam. Ang ano, kulit lang ako. Tinalunan niya sa likod.
yung Kungka. Ayun na, eh. Nag-blinkin siya, di ba? Mag-blinkin siya, Kungka. Kungka yung kanyang biblinkan niyan eh. Ay, napuon? Oh. Pagka-blink niya, ayun, yung Kungka pinatay niya. Eh, ang daming ano niyan. May PL eh. Buhay yan. May PL. Ubus na kagad yung mana niya, oh. X-Mark pa. Tignan natin, mamamatay si Nico dito eh. Kung si X-Mark ba yun yung sarili niya, hindi, kasi patay siya. Toss yun, toss talaga siguro. Pagka-toss, nag-buyback siya. Ayan, toss. Okay. Napaganda pa nga. Oh, pagka-buyback niya, nandun siya, di ba? Yung X-Mark wala siya ni Playhard. Si Playhard yung nag-X-Mark sa kanya. Pero toss yun. Pagka-toss talaga, buyback. Napunta ron. Napaganda pa doon. Boom, paglapas. Puno na buhay niya, no? Para siyang nag-chase. Grabe nga yun. So, yun yung nangyari sa game 1 natin. Bokerino Show, pati ito si Natsumi, no? Grabe. 12-0 si Natsumi. Pero Bokerino, with the play sa kanyang Enigma, huli niya lagi si Scamber Lou. Uh-huh. Napaka-importanting hero niyan. Kahit yan lang i-black hole mo, okay well, na. Okay lang eh. Oo. And again, feeling ko for Neon Esports talagang kailangan nilang, ano, kailangan nilang solusyonan din na... Nabigla lang siguro sila. Enigma pick. Oo, Enigma pick ng 0-3-2. So, ganda rin ang run ng 0-3-2. Kumbaga, kahit nabigla sila sa Enigma, yung fact na si Natsumi in 12-0 dito sa game number 1 natin, dun pa lang, kita mo na. Yung dalawa kasi yan eh. Ano pa susolusyonan mo kung Phantom Lancer ba ang problema o yung Enigma? Oh, Enigma. Ang hirap, with a Bloodseeker na offlane, hindi masyado natin naramdaman yan si JG. Pati yung position 5 kasi na Venomancer, no? Lugi sa ganyanan. Lugi talaga sila sa pag nag-dive in na yung Earth Spirit, kayang-kaya siyang patayin eh. And ayun na nga po, tapos na yung ating game 1. Pero mag-bet muna tayo, Altabo muna. Game number 2, beta na natin yan. Saan ka dyan, boss? Parang hirap, ayan. So guys, kung gusto nyong mag-bet, so mag-bet na sa amin. Match 2, game 2. Parang... Hirap, pangit ng odds, no? Oo, masyadong mababa yung odds ng Neon. Sige, 0-3-2 tayo. 0-3-2 tayo. Ano lang? 500 lang, 500. Oh. Pwede mo. Ay, sign in pa yan. So, again, guys, ganyan. Sige, basta bet mo na lang yan, ha? Tapos 15 kills, saka 20 kills, ano rin. 0-3-2. Sige, all in mo na 0-3-2 pa, bro. 500, 300, saka 200. Sige. So, ayan, guys. Kung gusto nyo mag-bet, bet na rin kayo sa pnxbet.com. Lupon WXC yung promo code natin. Kung may mga tanong kayo, PM lang kayo sa ating page. Kuya Nick, WXC. And kung gusto nyo bumili ng voucher, meron din po dyan, guys. So, PM lang talaga ang solusyon, ha? Yes. So, ayan, guys. Game 2. Itong 0-3-2 and Neon Esports. Huwag po kayong alis. Pagkabalik natin, matinding bakbakan na naman ng dalawang PH team. 0-3-2 ba? Makaka-2-0? Or makakabawi itong Neon Esports? Malalaman natin yan. So, pagkabalik natin din sa Kuya Nick WXC.